Good day sa inyo. So ngayon, pag-uusapan natin yung clutch spring at saka center spring. Medyo marami pa kasi tayong natatanggap na tanong tungkol dito eh. Ewan ko kung ito na yung second to the last na video ko tungkol sa panggilid at pupunta na tayo sa ibang topics. Kasi gusto kong i-address yung tungkol sa dragging at saka loss of speed at gusto kong isa-isahin yun. Pero sa ngayon, dahil marami pa tayong tanong na nakukuha tungkol sa spring, ito muna ang video para sa inyo. Intro. Kumusta kayo mga nilalang? Okay guys, so nandito na naman tayo sa hindi matapos-tapos na usapang panggilid. Hopefully, matapos na natin itong usapang panggilid para makapag-share naman ako sa inyo ng konting nalalaman ko sa ibang aspeto pa ng tungkol sa motor. Okay, pag-usapan muna natin ngayon yung clutch spring at saka center spring. Labas muna yung usapang bola dito guys kasi yung usapang bola at yung posibleng kombinasyon nyo sa bola at spring, makikita nyo dun sa isa kong video. Iiwan ko na lang yung link dun sa comment section. Ipipin ko siya dun. Okay, so ito ang representation ng pulley mo sa likod. Again, ito ay representation ng pulley mo sa likod. Okay? So, itong nakikita nyo to na bar, ito ang nagre-represent sa bilis ng ikot ng pulley mo sa likod. So, ito yung pag naka-idle ka, at syempre, ito, kapag ka nasa todong pinakamabilis na ikot na yung pulley mo sa likod. Okay? Ito naman, itong maliit na bar na to, ito naman yung nagre-represent sa pagbuka ng pulley mo sa likod. Itong nakikita nyong line na nasa pinakamababa, yan yung sarado pa siya. Tapos ito namang nakikita nyo number 4, yung guhit sa pinakataas, yan naman yung pinaka bukang buka niya. So again, wala naman tayong primera, segunda, tercera, kwarta sa CVT o sa scooter. Pero for the sake of this discussion, sabihin na lang natin na yung unang guhit ang primera, itong pangalawang guhit ang segunda, pangatlong guhit ang tercera, at pang-apat na guhit ang kwarta. Ngayon, kung mapapansin nyo, bakit parang maiksi lang yung tinatravel niya mula primera hanggang segunda, tapos medyo humaba siya mula segunda hanggang tresera, tapos mas mahaba pa siya mula tresera hanggang kwarta. Ganito kasi yan. Ang karakteristik kasi ng spring, habang pinipiga mo siya, mas tumitigas siya. Yung pinakamataas na gear ratio niya, bali yun yung, yung pigang-piga na yung spring eh. Yun na rin yung pinakamatigas na pwesto niya. Okay? So, habang pinipiga mo siya, habang bumubuka siya at lumilipat sa mas mataas na gear, mas lumalakas din yung pigil niya o yung resistance niya. Okay? Well, hindi mo naman yan ramdam bilang rider. Pero sa representation na to, pinapakita ko lang siya para magets nyo rin. Ikot ito ng ng pulley sa likod . Kasi yung pulley sa harap at pulley sa likod, hindi laging sabay ng ikot yan. Depende yan sa gear ratio. Pag nasa mababang gear ratio ka, mas mabilis ang ikot nung nasa harap kesa sa pulley sa likod. At pag nasa highest gear ratio ka naman, mas mabilis nang umikot yung pulley mo sa likod kesa sa pulley mo sa harap. So, naka-idle ka na. Pag nagpiga ka ng throttle, bibilis ngayon ng bibilis yung ikot ng diba, ng pulley mo sa likod. The moment na ma-reach ng pulley mo sa likod, yung 800 RPM, ito guys, 800 RPM, since yung clutch spring mo, kunwari, ay nakaset din sa 800 RPM, kakapit na ngayon yung clutch mo dun sa clutch bell sa point na to. At pagkapit niya sa clutch bell, considered na nakapremera ka na. So itong takeoff na nakalagay, yan yung nagre-represent naman ng RPM rate ng spring. So sa representation na to, considering na 800 RPM yung center spring mo, tapos ito namang clutch spring mo is naka 800 RPM din. Sabihin na natin yun ang stock mo, kunwari. Okay? So pag umikot na ng 800 RPM yung pulley mo sa likod, kakapit na yung clutch mo dun sa clutch bell. Take off na siya. Okay? At that point, nakapremera ka na. At habang pumipiga ka ng throttle, at habang tumataas yung bumibilis yung ikot niya o tumataas yung RPM rate ng pulley mo sa likod, unti-unti, bumubuka na rin yung pulley mo sa likod dahil nagsisimula nang mapiga yung spring mo, yung center spring. Okay? So, at this point, pag nandito ka na sa RPM rate na to, basically, pwede na nating i-assume na nakasagad ka na sa pinakamataas na sa pinakabuka nung pulley mo sa likod. So again, ito ang configuration ng stock. Kunwari yung stock mo nga is 800 RPM. Tapos nagpalit ka ng 1000 RPM na spring. Ganito mangyayari diyan. Kung mapapansin mo yung take-off niya tumaas. So idle ka. Piniga mo ngayon yung throttle mo, unti-unti umiikot, bumibilis na yung ikot ng pulley mo sa likod. Pag reach niya ng 800 RPM, hindi pa bubuka yung clutch. So hindi pa tatakbo yung motor mo. Pag reach niya ng 1000 RPM, since 1000 RPM ang configuration ng clutch spring mo, doon pa lang bubuka yung clutch mo at didikit sa clutch bell at doon pa lang tatakbo yung motor mo. Well, sinasabi ng iba na pag nagpalit ka ng clutch spring, mas malakas daw yung damba ng motor mo pag to make off. Kasi nga,
mas malakas yung buwelo niya eh. Imbes na 800 RPM, sa 1000 RPM pa lang siya tatakbo eh. So basically, mas may damba siya. Well, in theory, may katwiran yon. Pero kailan siya naging disadvantage? Kasi nga, diba, sa example na to, hindi ka nagpalit ng center spring. Ang pinalitan mo lang clutch spring. So ang nangyayari, umiikot yung pulley mo, pag-reach niya ng 800 RPM, hindi pa rin tatakbo yung motor mo. Dito pa lang siya sa 1000 RPM tatakbo. Pero, yung pulley mo sa likod, nagsisimula ng bumuka. Okay? So, ang ibig sabihin yan, pag to make off na yung sasakyan mo, pag to make off na yung motor mo, do mas mabilis, mas malakas ang buwelo ng 1000 RPM, totoo yun. Pero, wala ka na kasi sa primera eh. Medyo bumuka na yung pulley mo sa likod eh. So, since wala ka na sa primera, hindi mo pa rin makukuha yung powerful na damba. Kasi mas malakas ang torque ng mas mababang gear. Okay, nagigets nyo yun? So again, kung stuck ang center spring nyo, syempre, wag na kayong magpalit ng clutch spring. Okay? Kasi pag nagpalit kayo ng clutch spring at yung center spring nyo stuck, ayan ang mangyayari. Kita nyo guys, dito pa lang sa 800 RPM nagsisimula ng bumuka. Tapos medyo nakabuka na siya, saka pa lang titake off yung motor mo. So hindi mo na pakinabangan yung lakas ng, totoong lakas ng primera. At syempre, kung nagpalit ka ng mas matigas pa na spring, 1,500 RPM, clutch spring, tapos yung center spring mo stuck pa rin, eh lalong huwag mong gagawin yan. Kasi tignan mo naman, ang layo na ng diferensya. Diba? Totoo, nakabuelo ka ng 1,500 RPM. Pero, bukang medyo malaki-laki na yung ibinuka ng pulley mo sa likod eh. Malayo ka na dun sa lowest gear ratio. Diba? So, may delay na yung take-off mo, hindi mo pa mararamdaman yung totoong lakas ng primera. Yun lang yung isa sa gusto kong i-emphasize. Okay? So ito, balik tayo sa stock. So ito yung stock. Ano naman ang mangyayari pag nagpalit ka ng center spring at stock pa rin yung clutch spring mo? Ganito ang mangyayari. Okay. Kita nyo yung pagbabago? Ulit. Ito yung stock. At pag clutch spring mo ay stock at nagpalit ka ng center spring, ito yung kalalabasan niya. Ayan. So ito ngayon, stock yung ano mo, clutch spring mo. Tapos kung mapapansin mo, nagpalit ka ng 1000 RPM na spring. Okay? So tumaas siya. Tumaas tong bar na to. At hindi lang siya tumaas, humaba din siya. Mas maiksi yung kanina, yung sa stock. Okay? Bakit ganyan nangyari? So ganito 'yan. Kapag sinabi mo kasing 1000 RPM yung center spring, ibig sabihin, pag na-reach na ng secondary pulley mo, yung ikot na 1000 revolutions per minute, saka pa lang magsisimulang bumunga 'yan. Naka-idle ka. Nag-twist ka ng throttle ngayon. Pag-reach niya ng 800 RPM, okay, since stuck yung spring mo, since stuck yung clutch spring mo, sa 800 RPM pa lang, titake off na siya. Okay? Ngayon, at that point, naka-primera ka na. Pero, hindi pa rin bubuka yung ano mo agad. Hindi bubuka yung pulley mo agad. Pag-reach niya ng 100 RPM, dun pa lang siya bubuka. Magsisimulang bumuka. So, syempre, pag tinigasan mo pa yan lalo, 1,500 RPM, ganito mangyayari. Ayan. Diba? So, hindi lang siya tumaas, humaba pa siya lalo. Mamaya explain ko kung bakit siya humaba. Lalo na stuck yung engine mo. Hindi na yan advisable. Kasi tignan mo naman, di nag-throttle ka. Dito pa lang sa point na to, naka-primera ka na. Babad yan hanggang dito. Pag na-reach mo na yung 1,500 RPM, doon pa lang siya mag-uumpisang bumuka yung pulley mo sa likod. Okay? Balik tayo doon sa 1,000 RPM. Ito yung dahilan kung bakit sinasabi nila na pag nagmatigas ka ng spring, puro ungol. Kasi nga, dito pa lang, tumakbo na yung motor mo sa area na to. Pero, naka-primera ka. At tatambay siya sa primera, kasi yung configuration ng stock, pag take-off niya, magsisimula na rin siyang iwan unti-unti yung primera. Pero sa ganitong configuration, pag nagpalit ka ng center spring, dito pa lang sa 800 RPM, naka-primera ka na. And then, pag reach siya ng 1000 RPM, dun pa lang siya magsisimulang bumuka. So, tong point na to, mula 800 to 1000, puro ungol lang maririnig mo dyan. At may delay yung arangkada. Maliban nga sa tumaas to, humaba rin siya, diba? Which means, tumatagal din yung time na tinitake niya bago niya maabot yung pinakabuka ng pulley mo sa likod. O yung highest gear ratio. Balik tayo sa stock. Dito kasi sa stock, dito pa lang ang RPM rate ng pulley mo sa likod. Na nasa highest gear ratio ka na. Tandaan mo yung point na yan, ha? Balik tayo dun sa 1000 RPM na clutch spring. Kita mo yung diferensya? Dito pa lang dapat nasa highest gear ratio ka na. Pero sa matigas na spring, dito mo pa lang siya maaabot. Yun ang dahilan kung bakit merong ungol kang maririnig pag nagmatigas ka ng spring at stuck.
ang engine mo. Ang payo ko sa inyo, kapag stuck ang engine nyo, huwag na kayo magpalit ng clutch spring tsaka center spring. Magtimpla na lang kayo sa bola. Yun ay pananaw ko lang naman. Ngayon, kung nagtitimpla na kayo sa bola at nakukulangan pa rin kayo, doon na kayo mag-eksperimento sa spring. Okay? Pero pag nagpapalit kayo ng matigas na spring, huwag niyong bibiglain. Huwag naman yung mula sa stock mag 1,500 RPM ka. Huwag ganun. In theory, guys, at saka sa technical analysis, basically, mas magbibigay ito sa iyo ng hatak. Okay? Ulit, magbibigay sa iyo ito ng hatak. Iba yung hatak sa arangkada at iba rin ang hatak sa speed o bilis. Okay? Ang arangkada is kung gaano kabilis mag-gain ng speed yung motor mo. Ang speed naman is kung gaano kabilis yung motor mo. At yung hatak naman is yung lakas niya na bumuhat ng mabigat na load o yung lakas niya na umakyat sa uphill. Ngayon baka magtanong kayo, oh, bakit ganito? Hirap kasi ako sa paakyat, nababagalan ako. Tapos, may nagsabi sa akin, magpalit ako ng medyo mas matigas na center spring para daw may laban ako sa akyatan. Bakit ganon? Nung nagpalit ako ng medyo matigas na center spring, lalo akong bumagal sa paakyat. Tanungin mo sarili mo, ano ba talaga hinahanap mo? Additional na hatak o additional na speed? Kasi, hatak ang idadagdag sa'yo nito, hindi speed. Baka nagkakamali ka kasi ng pagkakaintindi. Pag sinabi niyang mas may laban siya sa akyatan, hindi ibig sabihin na mas mabilis siyang umakyat. Kung hindi, mas malakas siyang umakyat. Magkaiba yon. Okay? Merong motor na mabilis pero mahina bumuhat ng mabigat at merong motor na mabagal pero pangkargahan ng mabibigat. Para doon tong center spring na mas matigas. Since tinatambay ka niya sa medyo mas mababang gear bago siya umakyat sa mas mataas na gear, technically speaking, parang ganito yan eh. Sa manual na motor, ano ba ang mas malakas humatak ng mabibigat? Primera o kwarta? Lahat naman kayo mag-agree sa akin primera, di ba? Pero ano ba mas mabilis? Yung kwarta o yung primera? Siyempre mas mabilis yung kwarta. Kung speed ang pag-uusapan, hindi hatak. Pero kung hatak, primera. Mas malakas, di ba? So parang ganun yung konsepto nito. Okay? Hindi naman technically itatambay ka niya sa primera. Pero, halimbawa nasa ano ka, nasa patag na daan. Okay? Tapos nasa top speed ka. Nakasagad yung motor mo. Bigla ka ngayon umakyat sa uphill. Kapag mas matigas ang spring mo kaysa sa stock, yung point na pag-akyat mo sa uphill, kunwari lang ah, kunwari eto na yan, nasa patag ka, andito ka sa gear ratio na to. Pagbaba mo sa uphill, kung yung stock ay ibababa ka niya hanggang dito, dahil feeling nung stock yun yung sapat para maakyat mo yung uphill, yung matigas na spring, mas ibababa ka pa niya. Okay? So again, hindi ko kiniklaim ng mas matigas na uphill ay pabibilisin ka sa paakyat. Okay? Pwedeng mas pabagalin ka niya. Pero, mas may kakayahan siyang iakyat ka. Nagigets nyo ba yung idea? So, ang center spring na mas matigas, technically, mas malakas ang engine brake nito. Kasi pag nag-minor ka, pag bumitaw ka sa throttle, mas mabilis niyang ibalik sa mababa yung gear mo. Kumpara sa stock. Ngayon, sa clutch naman, balik tayo sa stock. Clutch spring yung pinag-uusapan natin guys, sa clutch spring naman. So, sa clutch spring, kung ano yung friction zone niya, yun din yung neutral zone niya. So, ano ibig ko sabihin ganito? Pag tumatakbo yung motor mo, pag reach niya ng 800 RPM, okay? I mean, pag umaandar yung motor mo at pinindot mo yung throttle, pag reach niya ng 800 RPM, aandar na siya. Okay? So, tumakbo ka na. Ayan na. Ngayon, pag nag-minor ka, pag bumaba na siya ng 799 RPM, basta pag bumaba na siya, mas mababa na siya sa 800, mag-neutral na siya. So, ganun din pag medyo mas matigas na clutch spring. So, sabihin na natin nag 1,000 RPM ka na clutch spring. So, ito yung friction zone niya. It means, pag umabot siya dyan, saka pa lang siya kakapit sa bell at tatakbo yung motor mo. So, ayan na, sabihin mo matulin ka na. Bumitaw ka ng throttle, nag-minor ka. Pagbaba niya ng 999 RPM, basta pagbabang pagbaba niya na mas mababa siya ng konti sa 1,000, mag-neutral na yan. Okay? So, ibig sabihin, ang clutch spring, hindi lang nagbibigay ng buwelo sa damba ng motor mo kung di siya rin yung nagdi-dictate kung kailan ka mag-neutral. Nabanggit ko na yata to. So, pagka pag-stuck pa rin yung clutch spring mo at yung center spring mo ay masyadong mataas, 1,500 RPM, ganyan yung nangyayari. Okay? Humaba pa to lalo. Which means, mula dito hanggang dito, naka-primera ka, walang nangyayaring pagbuka ng pulley mo sa likod.
Tapos dito pa lang siya magsisimulang bumuka. Tapos ang tagal bago siya bago niya maibuka ng husto. Almost nakasagad na yung RPM mo. Okay? So hindi ko yan inaat. Para lang yan sa mga kargado guys o sa matataas na displacement. Yung ganyang rate ng spring. Hindi ka dapat nagpapalit ng center spring kung stuck yung engine mo. Unless sinahanap mo talaga yung hatak. Tapos, lagi kang may sakay, puro kaakyatan. Pero again, hindi ko sinasabi na pag nagmatigas ka ng spring, mas mabilis ka sa paakyat. Pwedeng bumagal ka. Pero ang ibig ko lang sabihin, mas may hatak siya. Okay? Mas may hatak. Pero, kung ako sa inyo, kung stuck ang engine nyo, stuck lang kayo ng springs. Yung spring na stuck, ano na yan optimized na yan. Okay? Optimized na yan. Kumbaga, ang CVT naman kasi, kahit na stuck lang ang spring mo, pagdating mo sa paakyat, kaya ka niyan i-adjust dun sa gear na eksakto para sa timbang mo. Okay? Versatile ang CVT. Pero kung talaga mapilit ka at feeling mo nahihirapan siyang umakyat or magbuhat na mabigat, sige, magmatigas ka ng spring. Pero wag naman masyado. At saka, pag nagmatigas ka ng spring, iset mo na yung expectation mo na hindi speed ang hinahanap mo, kung di hatak. So, balik tayo sa stock. Gusto mo magmatigas na center spring. Okay. So, nag 1,000 RPM ka kunwari ng center spring. Okay lang ba na palitan mo ng 1,000 RPM din yung clutch spring mo? Oo, okay lang. Pakita ko sa inyo. So, ito yung setting na 1,000 RPM clutch spring at 1,000 RPM center spring. So, hindi siya sa 800 RPM to take off. Sa 1,000. Ito guys, sa ganitong setup, mas may damba to. Kung ikukumpara mo dun sa clutch spring lang ang pinalitan mo. Balik ko dun ah. So, ito yung pag clutch spring lang pinalitan mo. Dahil gusto mo nang mas mabuelong damba. Nagpalit ka ng clutch spring, pero center spring mo, stuck pa rin. Ang nangyayari dyan guys, gaya nga na sinabi ko kanina, wala ka na sa pinakasagad na primera mo pag umandar yung motor mo. Pero sa ganitong setting, pag pareho mo silang pinalitan ng 1,000, so 1,000 yung clutch spring, 1,000 yung center spring, ang mangyayari dyan, mapapakinabangan mo yung pagiging 1,000 ng clutch spring mo. Kasi, the moment na pumitik siya at the rate of 1,000 RPM, doon pa lang din magsisimulang bumuka. So basically, pag pitik niya, nasa primera ka. Ang disadvantage niyan, syempre, medyo may tapon sa gas yan. Kasi dapat sa 800 pa lang tumatakbo ka na eh. Pero dito pa lang siya tatakbo sa 1,000. Though sinasabi ko na mas malakas ang damba niya, sineset ko lang din yung expectation nyo na may delay yung take-off ng motor mo. Basta pag nagpalit ka ng mas matigas na clutch spring, expect mo na may delay yung take-off niyan. So, yun yung logic. Pag nagpalit ka ng 1,500 RPM na clutch spring tsaka center spring, ganito rin. Yan. Pero again guys, pang mga kargado lang yung ganyang setup ha. Yung mga talagang matataas na displacement, huwag nyo yan gagawin sa mga stuck na motor. Okay? Ako, sa totoo lang, kung stuck ang motor, kasi marami nagtatanong, boss, ganito yung motor ko. Hirap ako sa paakyat, ano bang gagawin ko, ganun. Guys, una sa lahat, huwag niyo akong tinatawag na boss. Kasi pare-pareho lang tayo nagmumotor, okay? Pangalawa, pwede ako magbigay sa inyo ng base sa preferences ko. Pero, ulitin ko sa inyo, na pwede kasing matuwa kayo, o pwede rin hindi kayo matuwa. At ayoko naman na pag hindi kayo natuwa sa setting na sinabi ko, balikan niyo ako, magalit kayo sa akin. Diba? Ang gusto ko lang i-share sa inyo, is yung kung ano ba ang mga changes na pwedeng mangyari pag nagpalit ka ng certain part ng CVT mo. Para magkaroon ka ng independence pagdating sa decision making kung ano bang gagawin mo sa motor mo. Pero, yung maganda kasi para sa akin, pwedeng hindi maganda para sa inyo. Pwedeng hindi rin maganda para sa iba. At yung maganda para sa iba, pwede rin namang pangit para sa inyo, pangit din para sa akin. Kanya-kanya kasi tayo ng riding style at kanya-kanya tayo ng hinahanap. Tanungin mo yung sarili mo, ang hinahanap mo ba hatak? O speed o arangkada. Okay? Kasi, technically guys, pag nagpalit kayo ng mas matigas na center spring, hindi arangkada ang dinadagdagan yan. Hindi rin yan dinadagdagan yung speed mo. Ang dinadagdagan yan, hatak. At lagi nyo rin tatandaan na pag nagmatigas kayo ng springs, meron kayong parte na isinasakripisyo. Mas malakas sa gas ang mas matigas na clutch spring. At mas malakas din sa gas ang mas matigas na center spring. Basic na basic yan. Pag may nagsabi sa inyo na titipid ang motor nyo pag nagmatigas kayo ng spring, hindi ko sinasabing huwag nyo silang pakinggan. Subukan nyo, tapos saka nyo ikumpara. Ah, ganun ba? Sige, magpapalit na lang ako ng mas malambot na spring. Nako guys, wag. Okay, wag. Alam nyo kung bakit? Yung stuck na spring, yan ang pinakamalambot na spring na sapat para pigilin yung belt mo sa pagdulas. Pag gumamit ka ng mas malambot pa dyan, may possibility na hindi ka na maka-top speed. Kasi, dudulas na yung belt mo.
optimized na yung stock na spring eh. Center spring, optimized na yan. Yun ang dahilan actually kung bakit nagpapalit ng mas matigas na spring yung mga mas matataas na displacement. Halimbawa, kargado na at sagad na karga na nung block ng engine. Kasi pag sobrang taas na ng displacement mo dahil nagkarga ka ng block mo, okay, tataas yung displacement niyan eh. Lalakas ang power niyan, lalakas ang torque. At pwedeng yung stuck na spring, eh sobrang lambot na para sa kanya. May tendency na hindi rin siya maka-top speed kasi dudulas. Okay? So, nagpapalit sila ng matigas na spring. Okay? Yun actually ang dahilan kung bakit may mga YouTubers na nagsasabi, na gaya ko rin, na sinasabi na kapag stuck ang engine nyo, mag-stuck lang kayo ng spring. Okay? Kasi ang spring guys, hindi lang naman yan responsible sa pagta-timing eh, ng gear ratio mo eh. Hindi lang yan responsible sa kung gaano katagal ka ba makakarating sa pinakamataas na gear ratio. Hindi lang yon. Kung hindi, responsible din siya sa pag-ipit ng belt mo at siguro hindi siya dumudulas. So halimbawa, stuck ang engine mo. Pag nagpalit ka ng mas malambot pa na spring, baka hindi sapat yung ipit niya eh. Dudulas yan. Ngayon, stuck ang spring mo. Tapos yung engine mo, kinargahan mo. Pag sobrang lakas nung ikinarga mong block sa motor mo, dahil sa lakas ng torque niyan, may tendency rin na yung stuck na spring ay hindi na sapat para ipitin yung belt mo. Yun ang dahilan kung bakit nagpapalit sila ng mas matigas na spring. Hindi dahil sa ang spring ay magbibigay sa'yo ng mas mabilis na arangkada, kung hindi dahil para makompensate mo yung pag-ipit ng belt na kailangan mo based dun sa torque ng makina. So yun guys, sana may natutunan kayo. Hindi ko binabasag yung trip nyo kung gusto nyo magpalit ng spring. Pero ipinakita ko lang kung ano yung mga nagiging behavior ng motor kapag nagpapalit ka ng spring. Hindi ko sinasabing alam ko lahat guys ha. At hindi rin ako mekaniko. Ang gusto ko lang, again, magbigay sa inyo ng independence kapag nagsisetup kayo ng motor nyo. Kasi diba minsan susunod tayo sa payo ng iba. Kasi gandang-ganda sila sa setting na yon. Pero pag tayo na yung gumamit, parang hindi naman okay. Kung medyo naguluhan kayo sa paliwanag ko at meron kayong mga tanong, i-comment nyo lang sa ibaba. Kung may natutunan naman kayo, like nyo tong video na to. Huwag nyo rin kakalimutan mag-subscribe. I-click nyo na rin yung bell para notified kayo pag may bago akong informative videos gaya nito. Ingat tayo lahat.